Isang mapagpalang umaga po sa lahat and good morning mga ka-farmers. So update po tayo dito sa aking ampalaya at panahon ngayon ay biglang uminit na at hindi naman bigla mga ka-farmers, so bali gumanda na po yung panahon ngayon. So simula kahapon, bali half day kahapon ay uminit na. So gabi hanggang umaga naman yung ulan. So ngayon at medyo maganda na rin yung panahon at sumikat na rin po yung haring araw. So bali update po dito ngayon mga farmers sa aking ampalaya na Mix Galaxy Max at saka Mestiza F1. So bali ika-apat na harvest ko ngayon. So ayan, malalaki na po mga farmers yung kanyang bunga. So wala lang akong update dito sa unang pitas hanggang sa pangatlo. So dahil na timing po nun na ulan-ulan sa pag-harvest ko, kaya ngayon lang ako makapag gawa ng video dito na may harvest. At medyo marami-rami na rin mga ka-farmers yung kanyang mga bunga ngayon. So pero mas iba talaga kapag tumama tayo sa mainit na panahon. Dahil 3 weeks po mga farmers yung naging ulan dito, kaya medyo mahina po yung bunga ng aking ampalaya. So kahit anong klaseng gulay naman kapag tuloy-tuloy po yung ulan ay hindi po siya makapamunga ng maayos dahil naglalagas po yung kanyang mga bulaklak o nalulusaw po yung kanyang mga bunga. So yan mga farmers, nakikita nyo po, malalaki na yung kanyang bunga. So blessed lang tayo dahil nakasurvive ito sa tuloy-tuloy na ulan. At dito banda, so ayan mga farmers, parang merong siyang nanilaw. Buti na lang at hindi ito namatay, nasobraan po sa tubig. Dahil yung plot ko ay medyo bumaba siya. Dahil yung unang pagka-plot ko nito, mataas po siya mga ka-farmers, pero sa sobrang ulan, bumaba na lang siya. Bumaba na siya, parang nag-level na lang po siya dito sa lupa. Ayan. So medyo marami-rami dito mga ka-farmers yung mapipitas. So hindi naman masyado, sa tamang-tama lang na makapagpitas tayo dito kasi bata pa talaga ito at saka hindi pa to yung pinaka-ano niya. Pinakabuelo niya dahil pang apat pa lang na pitas. So bali 52 days na to simula po na i-direct seeding. So hindi naman po lahat mga farmers na sabay kasi kung naalala niyo sa mga previous video ko ay may mga namatay. So yung iba dito ay uling tanim na, kaya hindi po talaga sabay-sabay yung ang pagbibigay niya ng bunga. Ayan mga farmers, So update po tayo sa presyo. So maganda po yung presyuhan ng ampalaya po dito sa amin mga farmers, no. 70 ang farm gate. So at ganun na rin po sa talong. Yun lang, wala tayong talong ngayon. Ampalaya lang muna yung harvest ko. So may nalantang sanga mga farmers, so sayang, malaki siya. Ewan ko ito kung naputol ba o kung nalanta. So may meron din mga bunga na nalanta rin. So kasi nung tuloy-tuloy yung ulan mga farmers, no, nagsibagsakan po yung niya. Kasi bumigat po yung kanyang mga sanga dahil sa laging basa. Kaya tinukod ko po yun sa gitna. Kasi kada 5 puno po kasi ito yung pagitan ng poste niya. So bali bumaba po yung sa gitna kasi hinila po ng mga sanga niya. Kaya medyo bumaba yung gitna niya. Kaya yung iba niyang sanga ay dumapat sa plastic mulch. So kaya nalalanta po yung iba dahil may tubig sa plastic mulch, kaya nabababad yung kanyang mga sanga. So bali listen learn na rin mga farmers, no. Next time yung gagawin ko po dito ay magpo-pruning na ako sa baba. Magtatanggal na ako ng mga ilang sanga. So tulad po sa ginagawa ni Sir Jopel the Farmer,
So nagbabawas sila ng sanga sa baba. At isa na rin yung problema ko dito ay mahirap na mag-abono. Dahil hahawiin mo po muna yung kanyang mga sanga sa baba. Para lang makita yung butas sa plastic mulch at saka maglalagay ng abono. So medyo maratagalan tayo mga farmers, no. Buti na lang at kaunti lang itong tanim ko. So solo flight na naman ako dito. Ano mga farmers, no? Sana tuloy-tuloy lang muna yung init para makapag land trip ako dito. So lagi ko na lang sinasabi na yung land trip. Pero din na itutuloy dahil minsan mga farmers, sumasama yung pakiramdam ko. So hindi ko na rin po naubos pagbunot dun yung natira kong kalexto. So sana magiging okay na tayo mga farmers, no. So panay kasi yung trangkaso ko mga farmers, kaya di ako makapagbuelo sa trabaho ko. Kahit nga yung dito yung ampalaya ko, muntik ko na rin mapabayaan. Dahil balik-balik po yung trangkaso ko. So yun lang po mga ka-farmers. Bali, update ko lang po kayo mamaya kung mga ilang kilo ba dito yung mapipitas ko. So mag-harvest po muna ako. So update na mga ka-farmers. Yun, namaos po ako. So ito mga ka-farmers yung lahat na napitas ko dito. So ito 12 kilos at saka 10 kilos. So bali 22 kilos mga ka-farmers yung class A niya. Tapos yung class B ay 7 kilos. So nakapagpitas ako ngayon mga ka-farmers ng bali 29 kilos. So sa 80 po kapuno yan. So pang-apat pa lang po ito napitas. So okay na rin. Dahil sa pang-apat ko napitas na ito mga ka-farmers ay bawi na po ako sa binhi. So binhi pa lang, no. Binhi pa lang yung nababawi ko. So tuloy-tuloy pa rin naman po yan dahil bata pa yung ampalaya ko. So sana tuloy-tuloy lang ng blisig. So yun, medyo umulan-ulan konti dito mga ka-farmers. So bali kakatapos ko na lang din, bali inabunuhan ko na rin po yan. So nag-abuno na rin ulit ako dyan, bali urea tsaka triple 14 pa rin yung abono ko dyan mga ka-farmers, no. So ito lang lahat. 29 kilos. So okay nito. So malaking blessings na to mga ka-farmers, no. So kadahil maganda po yung presyuan. So rating ko ang farm gate ay 70 per kilo. So yun lang po mga ka-farmers, no. At hanggang dito na lang po muna. At iatid ko na muna ito sa bahay at saka uwi na rin ako sa almusal. So mag-aalas 10 na. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.